Hello guys and welcome back ulit to my YouTube channel. So for this video po ay gagawa po ako ng isang content sa mga nagtatanong po sa aking previous vlog doon po sa pag-a-apply bilang isang part ng management team ni Jollibee Food Corporation. So marami din po doon nagko-comment sa akin kung ano pong mga part po or mga tinatanong or sa mga part ng exam during assessment po sa entrance exam ni Jollibee. So syempre naka vacation leave ako kaya hindi ako makagawa ng content. So nag-try po ako kasi dito sa amin sa Negros maulan since June na ngayon kaya malakas ang ulan. So ngayon nag-try ako dito umakyat mga 4 ng hapon. So hindi naman po masakit yung init. At umakyat po ako dito sa mataas na parte ng Bulubundukin lang kasi nga walang signal dito sa amin. Kaya sabi ko try kong gumawa ng content. So sabi ko itatry ko rin i-upload dito kung kaya naman ng signal. So itatry ko dito sa taas after ko edit lang. So simple lang po. So okay na rin ang background ko siguro kasi nga at least maganda tingnan, di ba, presko. So naka ano na rin ako, sando lang din. And then makikita nyo may mga bahay doon sa baba. At palayan, ayun makikita sa kabila, oh may mga palayan. At also na rin po mga bundok yan sa malalayo. So dyan po kami dati nagtatrabaho sa tubuhan. Since Negros is first production dito ay tubo. So marami ditong tubo talaga sa amin. So sabi ko, i-try kong gumawa since nandito naman po ako at wala naman ako ngayon gagawin. At wala na rin ulan. So dami rin naghihintay na malalaman or ano po yung mga part ng exam or assessment ni Jollibee po. Since doon sa previous vlog po is ang binigay ko dating tips doon is luma na po yun. So since sa batch pa po yun namin. So ngayon, online na kasi ang interview and online na rin ang assessment. So pinapadala lang po or pinapadala ng email and then maglalagin lang po ang mga aplikante doon sa ano nga website na ibibigay. And then pag naglagin, you need to take the assessment. So may mga empty na rin kami kasi sa aming store dati na nag-take ng exam. So sabi ko, itatry ko lang din kung may mga maibigay akong tips ngayon sa mga gustong mag-take ng exam. So sa mga na initial interview na po ni franchisee or ni company owned and then need to take kasi sa assessment ni Jollibee yun. So kailangan mapasa mo yung pre-assessment ni GWS and then proceed na po sa final interview. So mostly talaga ang lumalabas dyan sa exam is ano lang man, armor on vocabulary. So sabi ko try kong gumawa dito. So maganda na rin yung panahon kasi hindi na maulan. Kanina sobrang lakas ng ulan kaya sabi ko akit ako doon sa mataas na part para maka gawa ng vlog ko kasi at least sabi ko kung kaya naman po ng ano dito signal. So itatry kong gumawa. So okay, so back po tayo ulit sa ano natin, topics natin is yung tips kung ano po yung mga lumalabas since yun pong inaabangan ng aking previous subscribers. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking little channel, so don't forget to subscribe and hit the notification bells para na rin updated po kayo sa mga vlog ko. So kindly support na rin din po yung aking small channel kasi ang target ko dito is ipangtulong na rin po sa mga kabataan soon pag okay na rin. So ito lang din po, balik po tayo sa ating main topic which is the tips kung ano po yung mga more on lumalabas sa pre-assessment ni Jollibee. So una, pagpasa nyo po sa initial interview doon sa franchisee kasi ngayon is online lang. So mga minsan nag-apply ka sa job strip or minsan nagpo-post po yung mga franchisee HR team ng hiring doon sa Facebook para sa mga mag-take ng exam. So, okay. So sa after initial interview, pag pumasa po kayo sa franchise, so ipapasa nila po yung application ninyo doon sa head office ni Jollibee. So after that, pag screening nila, so pagpasado ka, bibigyan ka ng time po na or halimbawa, papadalahan ka ng email ni JFC para i-take yung assessment exam. So okay, ano, yun ang pinaka-main topic natin today. So ano ba talaga ang mga lumalabas sa mga exam especially ngayon kasi nga medyo bago na rin. So unlike sa before sa amin maraming exam, so ngayon medyo konti na lang, so dalawang part lang ang pre-assessment ni Jollibee or tinatawag na GWS preliminary assessment. After that, pag pumasa ka,
proceed ka sa pangalawang set ng exam, which is the 90 items ata. So may 90 items dyan, more on tawag dyan, mga more on situational question, pero walang time limit. Dito sa unang part, which is the preliminary assessment, mayroon dyan apat na part. Mayroon dyan verbal ability, numerical ability, and non-verbal, tapos logical reasoning. So every part ng exam is may time limit po yan. So kailangan mabilis tayo mag-answer, kasi nga automatic mag-next po siya sa next na exam. Kaya kailangan medyo mabilis tayo. So dyan sa verbal ability, ano lang dyan, kung familiar po kayo sa mga nagtitake po ng civil service exam, parang parehas po yun siya, may kahawig. Kasi nga, pero ang sa civil service is, ano yun siya, two-word analogy. Ang tawag dyan is two-word analogy. Ang ibig sabihin is magkaparehas. So isa lang yung ibig sabihin, or magkaiba ng words, pero magkaparehas ng meaning. So example, beautiful, pretty. So yun ang ano nila sa one word analogy. Pero sa ano, sa verbal ability test ni Jollibee is ano lang siya, one word analogy. So dalawa, example, apat siya. So ano ang magkaparehas, or sinasabing magkasing meaning. So example, beautiful, pretty. So sila ang magkaparehas. So example, A, B, C, and D. So example, si beautiful nasa letter A, si pretty nasa letter C. So ang answer dyan is A and C. So yan siya ang tatawag nating verbal ability test. Parang ano siya, one word analogy. Okay, dyan naman po sa ano, sa numerical, mayroon naman dyan sa part sa numerical is grammar. Sa may mga ano dyan sa grammar, or identify the grammatically correct sentence. So yan, example, may mga sentence din siya na apat na choices. So sa apat na choices is pipiliin mo dyan ang grammar, or yung correct grammar na sentence. So yun ang ibang part. And then bukod dyan sa ano, sa grammar, or correct grammar sentence, may mga ano rin dyan siya, chronological order. So except sa ano dyan, sa grammar checker, or sa grammatically sentence, correct sentence dyan, is mayroon din siyang chronological order. So halimbawa, may limang sentence, kailangan magkasunod siya from una, kung anong pinakauna, pangalawa, pangatlo, hanggang sa pinakahuli. So parehas talaga, may ano sila, may kahawig sila ng civil service exam. So sa mga civil service exam, lumalabas din po yung one word and two word analogy. For sa professional level is two word analogy, and then for mga sub-prof is ano, one word analogy. And then lumalabas din ang ano, ang grammatically correct sentence and chronological order. And also may mga lumalabas din po dyan sa numerical. Ayan, example, how much is the 3/5 of 750? So gayon po, mabilis lang po yan, kasi nga pag mabilis kayo sa mathematics, so i-practice nyo yun. Yung mga example, sa mga numerical dyan, lumalabas din dyan yung ano, ang kasi more on math, lumalabas dyan sa numerical. Ang example is 200 is 20% of what number? So mga ganun lang. So basic lang po yun sa inyo, kasi nga napag-aralan na rin natin during college. So example, 200 is 20% of what number? So ibig sabihin yan, 1,000. Kasi nga, 100 is 10% of 1,000, and then 200 is 20% of 1,000. So mga parang ganun lang po yun ang ano, lumalabas. At saka may mga pipiliin ka rin. So yan lang po yung mga tips sa numerical. And then mayroon din dyan sa next natin is ano nga dyan is non-verbal. So sa non-verbal, may mga part din dyan. So nagtitingin po ako sa ano ko, sa may isang cellphone, kasi nga dito ko sinave yung mga example ko. So sa non-verbal, may mga lumalabas din dyan is ano, abstract. So I think familiar din po kayo sa abstract. So sa mga abstract, mabilis din mo, kasi ano yung kailangan gamitin nyo rin yung mata nyo, kasi nga kung ano magka-difference. So ano yung, parang may mga puzzle, tapos mga tiles na style. So siguro ano naman yung common naman abstract, kahit saan ka mag-apply, marami abstract. So kung halimbawa, medyo mababa kayo din sa mga numerical or verbal ability test, bawiin nyo sa abstract, magaling kayo, mabilis lang. Ayun siya. And then next dyan sa ano is tawag niyan
sorry po, anong tawag yan is logical reasoning. So sa mga logical reasoning, ang lumalabas na yan is more on piliin mo dyan kung anong pinaka, ano nga, pinaka exact na answer, kasi nga, ano, more on logic. So, halimbawa, may mga ano ka, itong sa gobyerno, nagtatrabaho sa government employee, lahat daw na nang naka-uniform sa government employee is hindi civil service pa, sir. So, lahat, may mga iba din dyan na, ano mo, example, friends mo nagtatrabaho. So, hindi lahat daw ng friends mo is government employee. So, parang mga ganun siya sa logical. So, kumbaga, basahin mo lang na maigi kasi may mga time limit. So, more on logic talaga siya. So, kailangan mo lang intindihin. So, kung maintindihan mo naman, hindi ka naman mahirapan. So, yun lang pong pinaka part dyan na sa may preliminary assessment ni preliminary assessment ni Jollibee. After that, pag natapos mo na yun yung verbal ability test, and then numerical test, tapos non-verbal and logical reasoning, after that mag-proceed po tayo sa more on situational. So, situational exam dyan is 90 items ata sa bagong update ngayon ng exam ni GWS. So, para 90 items. Dyan naman is walang time limit. So, kahit umabot ka dyan, kasi iba nagtitake yan 4 hours. So, dati kami 6 hours umabot talaga kami sa computer shop. 6 hours or doon sa head office ni Jollibee para lang kalahating araw para mag-take ng lahat ng exam. After that, initial interview. So, ngayon, ayan, initial interview muna. And after initial interview is take ng assessment ni Jollibee. So, sa 90 items niyan, walang time limit. So, kailangan pag-aralam ng mabuti. Kasi more on operational, more on operational topic. So, example dyan is situational. So, if ever ikaw daw ang isa kang manager, tapos, or ikaw isang superior sa isang store, so, nakita mo ang subordinate mo na kumuha siya ng pera sa kahera na walang nakakita except sa iyo lang. So, ikaw lang nakakita sa kanya. So, ano ang mga first step na gagawin mo? Dalawa yung choices dyan. Best answer and worst answer. So, i-click mo dyan ang pinaka-the best na gagawin mo. And pangalawa, ang pinaka-worst na answer mo. So, yun lang kasimple. Click mo muna ang pinaka-best mo and click mo ang pinaka-worst. Example dyan, ano mga gagawin mo ba kung halimbawa nakita mo? So, ikaw lang nakakita. Hayaan mo na lang na kinuha niya ang pera. Examplein ha, kasi mostly lumalabas yan. Pangalawa, isumbong mo agad sa management or igawan mo agad ng sanction. Pangatlo, konsabuhin mo na lang ba siya na hatiin niyo lang ang pera. Or ayan, pang-apat, paibaw lang, bahala mo na. Parang wala lang nangyari, hayaan mo lang siya. So yun lang, parang ganun lang siya ang example dyan. More on management issues, more on marketing strat. Kung halimbawa ikaw isang part ng team, anong mga best way mo na gagawin? Kung halimbawa isang source, agilid yung kita or ganun, anong mga gawin mong paraan? So ano siya, actually medyo mahirap ang ibang part para isipin sa mga walang experience sa managerial or mga first time to manage or first time to apply for management position. Pero I think kaya nyo, basahin nyo lang na maigi and intindihin ang mga question. Kasi nga parang based on your direct supervision. Kasi nga example, ikaw ang isang nagli-lead sa team or ikaw ang nagtatrabaho as management. So kailangan direct supervision or kailangan mabilis mong i-apply. Kasi nga parang mga ganun lang naman ang lumalabas, mga more on situational. For example, may isang complaint, paano mo i-handle, mga ganun siya. So marami siya at saka medyo boring, pero kung willing ka talaga at bigay mo talagang willing ka talagang matuto or ayan talagang pangarap mo maging part ni JFC, kayang-kaya niyan. I think kaya niyo po yan, guys. So yun lang po ang isang tip ko na sa inyo ngayon sa mga updated na gustong mag-take ng pre-assessment, dahil medyo mahaba yung ating usapan. So thank you so much, guys, sa mga nanood sa aking vlog today. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, so please subscribe my YouTube channel. So tulungan lang po tayo. So sana may mga marami pa po akong mga tips na gagawin. So sabi ko nga, dito ako mag-vlog kahit ganitong oras, kahit nandito ako sa province. So kailangan kong gumawa kasi nga may nagtatanong, or kahit nang salita ng 5-10 doon ang mga nag-comment, iba nag-PM sa akin para maghingi ng guide kung ano talaga ang mga tips na lumalabas. So yun lang po yung mga tips na ibibigay ko sa inyo. Pero pag-aralan nyo kasi yun talaga ang lumalabas sa exam ni Jollibee. So yun lang po, guys. Thank you so much sa mga aking nanonood. And kita-kita tayo ulit sa next vlog. God bless sa mga applicant ni JFC. And
advance congratulations po. I hope na kayang-kaya niyan maging part ni Jollibee. Bida ang saya. Napaka ganda ng training ni Jollibee. Mahirap pero masaya. At ang daming learnings talagang matutuhan niyo sa kay Jollibee. So yun lang guys ang video for today. Thank you so much sa mga nanood. God bless po.